Ngayon, paano ang Halloween naugnay sa araw ng mga patay? Noong May 31, 609 AD, si Pope Boniface IV ay nagdeklara ng selebrasyon bilang pagkubay sa mga namatay na Kristiyanong martir. Ang mga halimbawa dito ay ang mga 12 apostoles at mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo noong panahon na nandito siya sa lupa. Pagdating kay Pope Gregory III, ang selebrasyon ay pinahaba mula May 31 hanggang November 1. Kaya ang November 1 ay tinawag Araw o Piyesta ng Mga Patay o All Saints Day. Sa haba ng pananakop ng Roma sa mga taga-Celtics sa loob ng 400 years, noong ikasiyam na siglo o 9th century, tuluyan ang pinagsanib ng Roma at Celtics ang kanilang mga paniniwala sa opisyal na deklarasyon ng kanilang papa bilang nangungunong sa reliyon ng mga taga-Roma. Ang simbahan ng Roma ay naglabas na rin ng deklarasyon noong November 2, araw naman ng mga kaluluwa o All Souls Day upang gunitain at ipanalangin ang kaluluwa ng mga namatay na kamag-anak. Noong 18th century, ang Araw ng Mga Patay ay selebrasyon tinawag ng All Hallows or Hallow Mass, from Middle English All Hallowmas meaning All Saints Day. At sa gabi bago ito, November 1, ay ang tradisyonal na selebrasyon ng mga Celtics ang Samhain. Kalaunan ay tinawag na All Hallows Eve at eventually tinawag na Halloween. Ang pangalan ng kapistahang Halloween, Hallow Evening, ay inilathala bilang Halloween. Noong 28th century, ang Halloween ay naging popular na pambansang kapistahan sa Estados Unidos o Amerika hanggang sa tuluyan na ito namana at na-adapt ng Pilipinas. Sa Pilipinas, pinagdiriwang ang Halloween na may mga party, pagkain, trick or treat, nag-display sa mga hotel, mall at restaurant ng mga dekorasyong may temang pang-horror. May mga patimpalak para sa mga bata sa pinakamahusay at pinakakatakot na costume. At may mga giveaway na candies, toys, mga sombrero at maskara. May mga bonfire din, mga pagbisita sa haunted house at pagsindi ng jack o lanterns o yung hugis kalabasa na may ilaw. Nagbabahay-bahay ang mga bata na nagko-costume at maskara sa kanilang trick or treats, humihingi ng mga candy, prutas at mga laruan. Ang malaking katanungan, bakit may candy, costume at kalabasa na may ilaw? At ano naman ang mga ibig sabihin at simbolo ng mga ito? Candy, sinikapayapain ang sinaunang mga self, ang masamang espiritu sa pamamagitan ng matatamis na pagkain. Kaya noong panahon ay nag-aalay sila ng mga inaning prutas at pagkain. Pagkaraan, pinasigla ng simbahan ang mga pagdiriwang ng All Hallows Eve na magbahay-bahay sa gabing iyon para manghingi ng pagkain kapalit ng dasal para sa mga patay. Nang maglaon, ang kostumbring ito ay naging trick or treat ng Halloween, costume o iba-ibang mukha na nakakatakot. Nagsusot ng nakakatakot na maskara ang mga self para isipin na masamang espiritu na sila ay mga espiritu rin at para hindi sila galawin ng mga ito. Kalabasa. Ang malalaking kalabasa na inukit at may kandila sa loob ay dinidisplay noon bilang pantaboy sa masamang espiritu. Para sa ibang tao, ang kandila sa loob ng kalabasa ay sagisag ng kaluluwa na nakakulong sa purgatorio. Paglaon ay nagsalin-salin sa bawat henerasyon ang ganitong gawain hanggang sa nagbahay-bahay at tinawag na trick or treat. Mula noon, sa panahon ng mga Celt, panahon ng mga taga-Roma at opisyal na itiniklara ng Papa bilang selebrasyon. Ito ay nagsalin-salin sa Amerika at tuluyan naman na mana ng mga Pilipino. At dito po nagtatapos ang aking pagbahagi sa orihinal na pinagmulan at kung bakit nabuo ang selebrasyong Halloween. Salamat sa panonood.